Heirs, yan na, heirs. Heirs. But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you and draw you before the judgment seats? Do not they blaspheme the worthy name by the rich which are called? If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. But if ye have respect of persons, ye commit sins, and are convinced of the law as transgression. Pray, Panginoon, ma'am. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na magdadala namin ngayong umaga, kahit pong lalati, at mag-iingat. In Jesus' name, we pray. Amen. Nakapun na po. Title po nito is In Righteousness Shall Thou Judge Thy Neighbor. Okay? Subtitle is The Sin of Respecting Persons in Judgment. Okay? Ulitin ko. Title po is okay, buksan din ba pala sa Leviticus 19. Dito natin kinuha yung ating ilabas mo, ilayo mo na lang kasi ingay ka po eh. Leviticus 19 verse 15. Ano ba? Ito yung unang mention ng respect of person sa Bible. Leviticus 19, okay, basa po, ready, go. He shall rule in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. Okay, dyan yung title natin, ha? In righteousness shalt thou judge thy neighbor. So, yan po yung unang mention ng respect of person. Madalas ko kasing nababanggit sa inyo ito, pero wala tayong specific na sermon pa na dati. Na naka-focus lang dito. Naisip ko na dati yan. Kaso, last time ko lang, this week ko lang nabuo na ito, pwede na ito. Kailangan natin i-preach. Okay? So, para lahat ng kailangan natin malaman about this, nandito na. Again, in righteousness shall thou judge thy neighbor. Subtitle ito is The Sin of Respecting Persons in Judgment. The Sin of Respecting Persons in Judgment. So, kasalanan pala yung respecting of person. So, objective natin para maintindihan natin na yun nga, masama to. Hindi to tama. Mag-respect ng person. Sa Tagalog po yan, pagtatangi. Okay? So, actually, ilang beses ba ito? Lagi ko sinasabi, madalas ito sinasabi sa Old and New Testament. So, binilang ko na para, ano, sabi dito, yung direct quota ng respect of person sa Bible, Old and New Testament, nasa 15 times. Ang dami, di ba? So, talagang kahit saan, makikita mo. Tapos, yung 13 doon, talagang direct respect of persons. With S, ibig sabihin ito, actually, hindi lang person yun na tao, pwede yung person, pero personality yun. Ibig sabihin, dahil siya mayaman, magandang lalaki, anak ng kung sino, ganitong nationality, mayaman, mahirap, taga-ganto, taga-ganyan. Nagkakaroon ka ng bias sa kanya. Ay, okay ito kasi lumaki siya sa ganyan. Mga ganun. So, yan ay respect to person sa English, sa Tagalog, pagtatangi. 13 times yung exact na ganun. So, ibig sabihin, ano to, nasa Bible talaga to. Ngayon, meron pang another 11 na hindi exactong paggamit ng respect of persons. Ibig sabihin lang nito, basahin natin ngayon. Basahin natin yung mga, basta meron pang iba, yung iba kasi nirespeto rin natin yung ibang bagay. So, another 10 mention, then yung dalawa is wala na yung mga ibang klaseng usage. So, ngayon, babasahin lang natin yung mga direct quote itong 15 na to na sinasabi natin sa Bible yung respeto ng tao o yung personality, mayaman, mahirap, madalas ay hindi, yan ay negative. Okay, meron lang mga ilang positive kasi nga yung mga dapat tayo respetuhin, katulad nanay mo, tatay mo, authority, kailangan mong respetuhin dun lang sa bagay na yun.
Pero hindi yung basta tatay laging tama, hindi ganoon. Diba? Ngayon bata ka pa. Buti may kumot kayo. Ha? Damit ba yan? Malong. Malong. Okay. Sinabihan sa atin kanina, Leviticus 19. So, sikat yung Leviticus 19. Alam niyo ba yun? Anong sikat sa Leviticus 19? Diyan sinabi, kinuot ng Panginoon yung thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay? Kaya pag may nagsabi sa inyo ng Leviticus, puro ano yan, batas lang yan eh. Walang kwenta yan. Mali yun. Kinuot ni Jesus yan eh. At nakakatawa dito, yung 19, di ba? Nasa gitna siya ng 18 tsaka 20. San sikat yung 18 tsaka 20? Leviticus 20:13, ano yun? Sikat yun eh. Sa mga bakla yun. Ganun din yung 18 talagang mataano yun, manghang. Okay? Pero na-sandwich sa dalawang chapter na yun, 19. So, you shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty. But in righteousness, thou shalt judge thy neighbor. Okay? But, diba? Sinabi ka natin kanina is, dama. So, nakita nyo yun? Yung respect of persons, madalas ay nakatouch actually sa judgment. So, actually, meron tayong lima dyan. Mababasa mamaya na direkta, pag pinag-usapan natin yung respecting of persons, pinag-usapan natin judgment. Kasi nga, ang tama is, ba't ka paano ka mag-usgan yung tama? Tingnan mo, tama ba to? Totoo? Maganda? Mabuti? Saan ka mag-usgan? Diba kaya nga hinuusgan yung iba? Kaya may ginawang masama. Ay, kailangan pa to saan? Diba? Ay, may ano pala, may lusot. Kunwari, nagkamali lang. So, hinuusgan natin yan eh. Ngayon, itong bagay na to, yung respecting of person, ito yung madalas ay bumabala sa ating maayos na judgment. Kasi, ay, huwag mong patusahan yan, di ba? Yung iba, nanguhuli. Bawal ang mag-speeding, kunwari. Tapos biglang kakawa yun, no? Ay, si ano pala, anak ni Mayor yan, kaya mo niya. Di ba? Respect of person yun. Dahil lang anak ni Mayor, okay lang mag-speeding. So, mali. Kaya, yung respect of person nakatouch lagi sa judgment. Na tamang pag-judge, may maling pag-judge. So obviously, gagawin natin ay tamang pag-judge. So, yeah, define muna natin. Ha? Respect of person in judgment, gano'ng kasama ito? So yeah, example ko, ganun. Tayo talagang sumusunod sa batas. Okay? Tapos yung isa, dahil lang anak ng sino, siya pwede magbenta ng drugs. Diba? Actually, itong nasabi sa mga congressman, tayong lahat, bawal tayong, alam nyo ba yung sinasabing insider trading? Diba? Kahit sa amin sa company namin, meron niyang ano eh. Public din kasi yun, tsaka yung PLDT. So, bawal tayo, pag may alam ka na tataas, bawa yung ano, kunwari, alam mo magka-COVID. Hindi ka pwede magbenta o magbili ng stocks dahil alam mo na may babagsak, may business na magbo-boom. Okay? Pero yung mga congressman, okay lang sa kanila. Ba't ganun? Kaya samantalang sila nagpapasa ng batas. At pag nagpasa sila ng batas, katulad nung like yung example sa inyo, yung iba dati may kalokohan itong mga ito eh, yung sa LTO. O lahat na magpapare-renew. Drug test yan. Lala niyo pa yun? Haba ng pila dahil doon. Ngayon, naisip nila, hindi naman natin makaka-capture yan eh. Eh, syempre, hindi naman mag-drug siya kung magpaparin nyo sila, di ba? At nakinig mo nga sa mga adik, huwag nyo nagiyahin ha. Pero meron silang ginagawa, parang iinuman lang nila ng fresh milk yan. Mga ano daw yan eh. After how many hours lang, ma-wash out yan, hindi na ma-detect. So, yung sabihin nito, nung ipinasa nila yan, syempre, mag-invest na sila sa mga drug testing ano, company. So bakit ganun na sila, tayo makukulong tayo pag may insider trading tayo, tapos sila hindi. Ganun yun, respected of person yun. Dahil congressman sila, pwede sila. Mali. So napakasama nitong kasalanan na to, maniwala kayo.
At sabi dito, madalas nga ang umaabuso diyan yung mga high profile. Ano yung high profile case na alam niyo na abusado diyan? Madalas naman ganoon eh. Yung nakalusot, 'di ba? Sa halip na makulong, hindi makukulong. Eh may batas para sa lahat. Ba't sila hindi makukulong? Ganyan kasama yung kasalanan to, maniwala kayo. Hindi lang to something na bakit bihira nag-preach dito? Yun nga iniisip ko rin eh. Okay? So pagpatangin niya, kahit mga magkakapatid, minsan nag-aaway dahil dyan. Nakilala ka nun, matatanda na, tapos mababanggit pa dun kasi ikaw, paborito ka na yun. Tatanda niya na eh, no? So yan na, yun ang definition niya, respect of person. Pwede yung mga racist, di ba? Ay, dahil maputi yan, tanggap na yan, oh. Mukhang inchik yan, no? Tanggap na yan sa choking. Pag malaki mata mo, hindi ka pwede. Mga ganun eh. Be good to you. Ibig sabihin, nakakiling ka sa isa. Discrimination, dyan ang gagaling yan. Prejudice. Dahil lang sa mga Ilocano, huwag nating ihayan. Report yan. Mga ganun ba? Mali. Okay, so ang pinaka-definition talaga, no, wala kang maayos na justification. Now, naalala ko lang, nilagay ko din talaga dito eh. Naalala nyo ba yung ating April 2020? This April lang. Nag-preach rin tayo ng katulad dito halos. Ang title nun, How to Judge Righteously. Naalala nyo yun? So bakit na naman ganito? Kasi nga, yung How to Judge Righteously, medyo generic yun. So paano tayo maghusga? Pero ngayon, nakafocus tayo sa isang bahagi, okay? So yung mga, yun lang yan. Ngayon, isang bagay pa, ito'y napaka-common. Kaya nga, binanggit ko kami, basahin natin isa-isa yung 15 na yun eh. Ito'y nasa Bible, at talagang, at isa pa, ito ay, kahit siya'y napaka-common, naiintindihan kahit bata, alam niyo ba yun, gusto mo ba ni Stephen? Kunwari, bibili ako ng bike. Yeah, bike, cellphone. Ang kapatid mo meron, ikaw wala. Napahig ka ba nun? Napahig ka. Si Peter may cellphone, ikaw wala. Kasi paborito ka si Peter. Okay ba sa'yo yun? Siyempre hindi, diba? Ibig sabihin ko lang, mga bata pa, alam na natin to, mali ito. Pero kahit alam natin to, ito ay very common, ito ay nami-misuse at minsan ina-abuse pa. Ibig mga Kristiyano, ibig mga pastor pa nga. Diba, nabanggit ko sa inyo yung isang pastor, diba, may sa congregation niya, mayroong special na sulok dito. Ito yung Millionaire's Club, mga ganun eh. Gusto niya mayroong ganun dito? Kaya may kakain tayo, ito, dito lang yung mga ganyan ha. Ang pangit nun. Yung pag-aaral natin ngayon, pero nangyayari. Bakit? Kasi nga, hindi na i-preach to, diba? Kasi siguro, yung mga dapat mag-preach, sila mismo yung guilty dito. Yun ang nakikita ko doon. Kaya pag-aaralan natin to, hindi ko gusto mangyari kahit sa ilan, sa church natin to. Kasi ilang beses sinabi, hindi to maganda. Okay? At isang bagay pa, bukod sa ating mga points, sabi dito, both sides are guilty. Okay? Kung ikaw yung paborito, ikaw yung nagpapaborito, marami pati mga Kristiyano guilty madalas dito. Kaya natin didigdigin na kayong bagay. Amen? At pero especially yung madalas guilty dito yung mga nasa advantage. Isipin, mayaman. Okay, mayaman, mahirap. Sino yung madalas sa abuso dyan? Yung mga respected person. Pinsan din, yung mga mahirap, ganun din. Pero madalas sa hindi, nagpapaano niyan yung mga advantage. Kung mayaman, mahirap, yung mga mayaman. Pag talino, meron bang ganun? Kunwari, mga na example. Alala ko lang ha, kasi kami ni Mark parang nag-ano kami dati. Basta parang mubuo kami ng room. Sabi natin, papagandaan natin itong room natin. Anyway, bumili kami ng ganyan, ganyan, ganyan. Masahe kami. Eh kami, nagko-compute kami nun eh. Ultimo pamasahe, walang libre-libre. Ay, ikaw yung nag-ano kanina. Mamaya, ikaw naman. Anyway, kumain kami dun sa isang burger stand.
Di, yun, pati burger, nag-computer kami nun. O sige. Napansin nung, ano, tindera, sabi ito. Di ba, plus ganito, ganito. Sabi ng tindera, eh, ganito lang po yan. Nagtawanan kami. Hindi naman sa nalalait, pero kala siguro ng tindera, hindi lang namin makompute yung kinain namin. Pero actually, kinukompute namin yung buong araw na aming pinag-uusapan. Yung mga binili namin, sa ganyan. So, ganoon tayo minsan pag, kasi iniisip namin nun, yung kasama ko, taga-UP to, tapos yung isa, engineering din, tapos, diba, parang may bias din tayo minsan sa knowledge, pag sa palayo, matalino ka, magaling ka na. At tinatawanan mo yung gibenta ng burger, diba? So, nangyayari din yun sa katulad yan, ngayon, mga COVID-COVID na yan. Pagalingan yan. So, nakinig ko yung interview kay Pauchi. Palibasa, taas ng posisyon niya eh. Eh, sinabi sa kanya, may mga ebidensya, mga doktor din to eh. Sinasabi, effective to, sabi mo, hindi. Sabi ba naman, hindi, pag hindi namin sinabing effective yan, hindi yan effective. Ay, parang so, parang hindi na science, di ba? So, hindi dapat ganun, di ba? Bias na naman yun. Respect a person dahil matagal ka ng ano, official, may say ka dyan, pag sinabi mo, mangyayari. Hindi natin papakinggan itong maliliit na doktor. May doktor din to eh. Sabi niya, hindi na. Parang ganun. Makita niya yan. So, hindi maganda to. Madalas nag-aabuso dito yung mga advantage. Mayaman, matalino, may posisyon, pati yung pamilya niyan. Okay? Yung mga Amerikano, naalala niyo yun, di ba? Pag nagkaroon sila ng kaso dito sa Pilipinas, naalala niyo yun? Pumatay sila dito. Ay, huwag niyong makukulong yun sa ano. May pride yan mga yan. Hindi yung basta makukulong, pero dapat kulong sila. Pero bakit mayroon silang mga loopholes sa batas nila at usapan sa atin? Kasi mataas ang tingin nila sa sarili nila. Kaya mayroon silang respect of person, disadvantage yung mga may hirap. Amen? So napaka ano nito, yung topic na to ay hindi lang medyo simple siya kasi maintindihan mo, umpisa pa lang, introduction pa lang, alam mo na siguro yun eh. Pero bakit pa natin pag-aaralan? Kasi nga ang mga umaabuso dito, minsan tayo baka ganun din tayo pag laki-laki natin, malaki na yung church natin, naisip natin ng marami tayong mapi-please pag ano, yung mga millionaire, bigyan natin ng sarili natin comment, lagay natin yung pangalan nila dyan. Kahit sinabi ng Bible na hindi, pwede natin makomit yan. Kaya nga, plus ilalabas natin to, di ba? Para alam ng mga tao, hindi to something na dapat na itinatago. Ito'y aral ng Bible 15 times. Okay? So ngayon, isa-isayin natin yun bago tayo sa ating chapter. Okay? So para lang magamay natin, namaya eh, didigdigin natin to. Okay, number one, sabi doon, nabasa natin sa Leviticus 19:15, sabi sa Deuteronomy 1:17, ye shall not respect persons in judgment. Inulit na naman, respect a person, judgment, but ye shall hear the small, pag sinabing small, yung mga mahirap, as well as the great. Pag sinabing ye shall hear, tingnan mo, bakit ba siya nag-away? Sino mong guilty dito? Pakinggan mo muna lahat. Bago kasi mag-usga, alam mo yung tama, mali, ano yung nangyari talaga. Amen. Ye shall not be afraid of the face of a man. Nakita niyo ba yung mga yan? Kahit ba nagbanggaan yan eh. Payabang na agad yan eh. Kasi minsan yung judgment, kahit mali sila, pag natakot ka na, ano? O sige po, kayo na po yung tama. Ganun yan eh. For the judgment is God's, and the cause that is too hard for you, bring it to me and I will hear it. So si Moses yan, inuturuan niya po yung mga tao. Okay, so hindi yan sa kung sino yan. Huwag mong respetuhin or huwag kang kumiling. Huwag kang magtangi pagdating sa judgment. Kasi sabi ng Bible. Dito na namin 16:19, thou shalt not rest, judgment na naman, di ba? Pag sinabing rest, twist. Okay? Thou shalt not respect persons, neither take a gift. Ay, bawal palang ano, tumanggap ng regalo. Depende kung judge ka, bawal yan. Sa amin nga, mayroong sa company na ano eh, tawag doon. Mga corporate governance.
yung sinabing purchasing officer ka, tapos maraming pagpipili ang supplier, 1, 2, 3. E niligalawa ka ng pangatlo, sa inyo namin gumawa. Hindi ganun. Kaya lalo ganun din, mga judge, di ba? Niligalawa ka ng isa, pwede ba yun? Huwag tatanggapin yan. Mayroon din sa Proverbs na ganyan, di ba? Pinipervert ng judgment yung ng regalo. Yung regalo. At nagre-regalo, yung niregaluan. Kaya huwag. Okay? Pag-judge ka, huwag kang natanggap. For a gift that blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. Okay? 14:14 ng 2 Samuel, for we must needs die and are as waters spilt on the ground which cannot be gathered up again, neither that God respect any person, yet that He deviseth means that is banished be not expelled from him. Sa Tagalog, lahat tayo mamamatay rin eh. Kaya sinasabi dito, ang Diyos ang tama ang pag-judge kasi siya, hindi siya nag-respect ng tao. Hindi siya nagtatangi. Pag mali ka, mali ka. Pag tama ka, hindi ka dapat dapat absuelto ka, hindi ka dapat husgahan, di ba? Yun ang sinasabi dito. Okay, pang-apat pa lang yun. Pang-lima, 2 Chronicles 19:7, Wherefore, now let the fear of the Lord be upon you, take heed and do it, for there is no iniquity with the Lord our God, nor respect of persons, nor taking of gifts. So, nakakita nyo na naman yun. Walang mali sa Diyos, wala siyang kasalanan, bigla niyang pinasok, walang respeto ng tao sa kanya, hindi siya nagtatangi. At sabi doon, wala, hindi siya, oh Lord, nag-tithes ako ha, pwede akong magkasala ng isang taon na naman. Hindi pwede gawin sa Diyos yun. Okay, dito po kayo sa Proverbs 23. Ha, 28 kayo. 28:21. To have respect of persons. Ready, go. To have respect of persons is not good. Okay, so tama bang mag-respect ng person? Hindi nga mabuti. Bakit sabi, for a piece of bread that a man shall transgress. Ibig sabihin ito, bibigyan ka tinapay, ha? Kutusan natin si, ano. Ganun yun, dahil lang binigyan mo ng tinapay, gagawa ka rin ng masama. So obviously, hindi lahat ng tao ganito, pero yung ibang, ha, pag medyo mababaw yan, medyo kailangan ng pagkain, diba? Magkakasala na yan. Proverbs 24:23, these things also belong to the wise. It is not good to have respect of person in judgment. Na napakalinaw, pag-respeto ng person, hindi maganda yan. Lalo pag-judge ka. At pag ikaw ay wise, hindi mo gagawin yan. Okay? May duda pa ba? Sige, mayroon pa tayo dito. Dito kayo sa Acts 34. Sorry, Acts 10:34. 10:34, babasahin ko Lamentations 4:16, the anger of the Lord had divided them, he will no more regard them, they respected not the person of the priest, they favored not the elders. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, na minsan maganda yan. Kasi priest siya, na syempre, di ba, kahit si Paul, sinampal siya, di ba? So, nagalit siya. Nagsalita niya yung high priest, yung pala, nung hindi niya alam eh. Sabi niya, ay, mali pala ako doon. So, may mga gagalangin din kayo. Okay? Kaya hindi nila ginalang yung mga to, yung elder siya kayong priest, galitan Diyos sa kanila. Okay? So, yun yung medyo positive. Pero sige, Acts 10:34. Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is no respecter of persons. Okay, Acts 10, yun yung malapit na tayo dyan, diba? So, si Cornelius yan. So, anong nangyari doon is, diba, yung pati yung mga Gentiles, naliligtas, at nagkakaroon ng Holy Spirit, diba? So, kaya sinabi niya, ay, ang Diyos pala hindi respecter of persons. Bakit? Kasi yung mga Hudyo, ganoon ang kinakala nila, dapat mga Hudyo lang, Hudyo lang yung mga ano. Hindi pala tama yun. Hindi talaga. Pero maraming Kristiyano ngayon, ganun. Ay, mga Udyo, huwag nyo ano yan, mga ano yan. Special yan eh. Mali. Dito kayo sa Romans 2:11. Babasahin ko sa Ephesians 6:9. And ye, masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing
that your master also is in heaven, neither is there respected person with him. So, linaw, di ba, ang Diyos, hindi nagtatangi ng mali. Okay? Hindi niya sabihin, oy, boss to, CEO to ng ganyang company. Nako, kahit anong gawin niya sa buhay niya, okay lang. Hindi, ganun. Okay? Basahin niyo po. 2:11. For there is no respect of persons with God. Ulit-ulit, di ba? Colossians 3:25. Sige po, puntahan niyo po. Colossians 3:25. Basahin ko sa James 2. Hindi na. Diyan na tayo mamaya. 1 Peter na lang ako. Colossians 3:25 kayo ako. 1 Peter 1:17. And if he call on the Father, who without respect of person judgeth according to everyone's work, pass the time of your sojourning here in fear. So again, yung mga rewards natin last week, di ba? Hindi niya sabihin maraming reward to kasi paborito. Walang ganun sa Diyos. Hindi siya respecter of person. At pagdating sa reward, kung ano talaga yung ano mo, ano talaga yung ginawa mo, gano'ng kahusay yan, doon pa niya rin rewardan. Hindi yung paborito ko to. Mga gusto ko, mga Amerikano, pag sa langit, triple ang reward nito dahil maputi sila. Hindi ganun. Kaya tatalunin natin yan, maniwala kayo. Di ba? Yung mga Amerikano, ganun. So, puro praise the Lord yun. Kasi naman, yaman nyo eh. Yun ang totoo. Tatalunin natin yan. Umasipag din tayo. Amen? Last, makibasa niyo po. Hindi... Colossians 3:25, go. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. Bakit daw? And there is no respect of person. Yan. So kahit sino ka pa, pag may ginawa kang mali, tatanggapin mo yung reward mo, no? Na negative. So kaya, yan ang pag-aaral natin ngayon. So naintindihan nyo ba mga bata? Respect the person. Pagtanda-tandaan yun, ako, sa ibang tao, normal na yun eh. Hey, huwag mo gawin yan. Eh, yun ang tama eh. Ba't natin hindi gagawin? Kasi magagalit si boss, ganyan-ganyan. Di ba? O bakit natin ginawa ito? Mali ito ah. Walang approval ito ah. Mali ito. Bakit natin gagawin ito? Kasi sinabi ni boss ganyan-ganyan, di ba? Ano wala ka, pagtanda-tanda nyo, magiging normal sa inyo to. Alam nila, alam natin hindi tama. Kaya pag-aaral natin ngayon, paano mag-stick sa inyo mga bata. Amen? At sa mga nakikinig sa online, meron man. Okay, so number one, bakit natin dapat iwasan ang sin of partiality, ang sin of respecting a person? And in righteousness, tayo mag-judge ng ating kapitbahay o ng ating ibang tao. Number one, balik tayo sa ating text. Saan tayo? Sa James 2. Bakit mali ito? Kasi number one, sabi dyan sa example ni James. Sabi niya, have not the faith of our Lord Jesus Christ. By the way, anong sabihin ng have not? Sabi niyo kanina, have not. Pero dapat yan, have not. Okay. Ibig sabihin, huwag niyong, pinasulat dito eh. Huwag niyong isama. Lumutan ko yung Tagalog eh. Yung Tagalog ba dyan ano? Bible? Nadaling ko sana dapat eh. Pakibasa sa James 2:1. Okay. Yung sinasabi niyang have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of person. So, obviously, ba, yan ang ating topic for the chapter. Kaya sabi dito, in example niya agad, hindi siya nagkatulad natin ng shadow academic. Sinampulan niya agad dahil alam niya, naintindihan nito mga tao yung pinagsasabi niya. Kaya in example niya, pag meron daw isang mayaman, basically, may gold ring. Okay, so ngayon, common na to, pero dati hindi common ng gold, okay? And goodly apparel, ang ganda, naka-Amerikana. Okay? And there come in also a poor man in vile raiment. Nako, gula-gulanit na. Anong gagawin ng karamihan ng mga member? And he have respect to him that wearing the gay clothing. Kasi namin gay clothing, yung maganda o yung parang lively.
Kasi alam naman natin yung ibang yung ibang mga alala ko tuloy nung kaming high school. Natanong kami, anong paborito mong isuot? Hindi taas, ano? Kami, ano, t-shirt lang, iba. Anong kulay? Yung pula daw, masayahin daw yan. Yung mga gray, oo, oh, ganun gusto ko yung mga blue. Ano yan, mga ano lang yan. Hindi yan mapansin. No, may ibig sabihin yung sinusuot natin. Alam niyo ba yun? Sabi kasi, bakit yung iba? Bumibili na napakamahal na ano. Kasi gusto nila mapansin sila at, uy, patid, talagang ano to, mayaman siguro to. Kahit hindi, gusto nila mapagkamala. May mga ganun tao. Kasi nasabi dito, binigyan sila ng example ni James, kayo, mga nagsuot lang ng maganda, may ginto lang, ano nang gagawin nyo? May respeto na agad kayo. Nasabihin niya, nasabihin mo sa kanya, oh, dito ka umupo sa napagad ng upuan. Lagi kayo, pare-pareha kayo ng upuan. Lagi to, may kahoy doon. Bibili pa tayo ng maganda eh. Pero pag alam mo mayaman, di ba? Iupo mo doon sa namin dati sa namin. Nakatapat sa electric fan. Kasi, mainsan, mainit eh. O dito, itatapat mo sa aircon. Eh, may gula-gula nito. Nandung ka na lang sa bandang labas. Sabi dito, sit here. Yung mahirap, sit down there. Doon tayo, no? Sa medyo malayo. Doon, no? Kaya dito, ngayon mo doon, dito ka na lang sa aking footstool. Alam niyo ba yung footstool? So, tumitingin ako dito kasi minsan gusto ko rin ng tutungtungan. Tingin ako sa Lazada. Mira, may mahal din, ah. Yung mayayaman, talagang malambot. Pero obviously ito, hindi ito maganda. Kasi hindi sinabi kung upo ka sa footstool. Dati, ganun din yung basa ko. Pero sinabi pala dito, under my footstool. So, sa ilalim. Hindi ko alam kung may ilalim ba yung footstool. Wala nga, di ba? So, nakita niyo yung ano, yung pangmamata nito, mga member. Mga Kristiyano to, ha? So, ibig sabihin nga, kasi yung kasalanan na to ay prevalent to. At minsan, hindi mo napapansin eh, kasi pare-pareho kayo eh. Kailan ka naman pagpuy natin yung mahirap sa, ano, katabi nung, ano, baka umaling aso yung, ano. Ngayon, kaya sa church, sinasabihan naman ng pastor lagi, diba, maligo naman kayo. At least, hindi naman natin nahamakin eh. Pero minsan kasi, yung iba kasi talagang hindi isa na isa mabaho eh. Malayo pa, naaamoy na eh. So, balance din, di ba? Pero still, nakikita natin ba yung ano? Yung pinagsasabi natin. Kaya ang point number one natin, bakit napakasama nitong kasalanan na to? Kasi una, it is more on appearance. Again, ito yung last sermon natin. Nabanggitin ko lang yung mga points natin dati. Learn of God, learn from God, seek glory for God, fear no persecution, seek to be of help to people. May pag naintindihan nyo, mag-judges tayo ng righteously. Pero isa sa mga nasabi natin doon, bakit hindi tayo nag-judges ng tama? At talagang hindi tama kasi sa palagay mo lang tama, pero hindi tama. Bakit? Kasi nagbase ka lang sa appearance. Yun ang number one. Kaya alam to ng mga ano eh, mga sales people daw. Eh minsan yung mga sa mall, yung mga mayaman, naka-short lang eh. So, walang pakialam, nagmamadali. Anong pakialam mo sa itsura ko? Wala na akong kailangan patunayan. Mayaman eh. So, kaya hindi nila inuusgahan yun. Pag talagang tumitingin, at yun dyan, nasa edad, may edad na to, tapos, mga ano, alam nila yun, hindi nila judge yun sa appearance. Meron din ano yun sa Facebook eh. Ano, Facebook eh. Kasi nakikita ko eh. Hindi na alam nyo ba yun? Yung ano, yung nagbebenta. Okay, so huwag kayong, okay, masama ito kasi una, mababaw. Yun ang gusto ko sabihin dito, mababaw. Sa damit lang, nakuha ka na, nirespeto mo na. Mali. So, sige, yun lang. And then, sabi dito, number two. So, binasa naman ito kanina, no? So, isa sa mga sinabi niya, nabanggit ko na rin kanina, yung partial, yan ang isa sa mga synonym ng respect of person. Pag ikaw ay partial, may bias ka, may prejudice ka, respect of person ka, mali.
Okay, sabi pa din sa 4, oh, bakit dapat natin iwasan yan? Sabi, yung pag ganun ka daw, yun ang ginagawa mo, di partial ka. Nagtatangi ka, at hindi lang yung sabi niya, and become judges of evil thoughts. So, masama yan. So, number 2, masama yan. It's evil. Hindi yan basta-basta, eh, ganun lang naman eh. Ganun naman talaga lahat tayo. Eh, syempre, ayoko sa mga ganyan. Gusto kong kaibigan yung mga, yung usapan namin, nakamagpunta kami. Ayoko yung ano, ayoko ng mga members sa church na hindi mo makausap ng ano, about equation. Tsaka million-million. Ayoko nun. Ganun sa church. So again, sa church, hindi mo kailangan maging kaibigan lahat. Pero at least, sinabi sa Bible, condescend to men of low estate eh. So, especially ako, natutunan ko sa mga, sa mother church. Eh, minsan, yung mga mayaman nga, mayabang. Paano ako may spiritual kung ganun kausap mo? Eh, ayaw ko nga rin kausap eh. So, natutunan ko to, siguro may tinuturo sa akin ng Diyos. Mayroon talaga ngayon, yung mga naging kaibigan ko, yung mga medyo, sabihin natin, masyadong hindi nakagalit ng college, pero ba't nasa church to, iniisip ko lang. Yung pala, doon ko na-observe sila, mayroon tong, may mautunan ako dito. Sila din yung mga nakausap ko sa, nakasama ko sa soul winning, ganyan-ganyan. Doon ako natuta spiritual. Eh, paano kung kasama ko lagi, mga ano lang, ka-level ko, ganyan yung mga ano eh, level eh. Anong level mo ba? Na? Anong level mo? Kahit sa mga games, ganun yan eh. Oh, noob. Ayabangan eh. Ayaw kita kasama, baguhan ka pa eh. Newbies. Kaya di mo alam, may matututunan ka pa sa kanila. Especially kaya sa church. Kaya pinagsasama-sama tayo ng Panginoon dito. Ang isang common sa atin, siyempre tumasamba tayo sa Panginoon. Tayo ligtas. Yun na yun. Hindi natin pag-usapan ilang ano, magkano ba sweldo nito. Hindi ka gustong kasama to. Ganun, pero madami yan sa church. Maniwala kayo. Ang dami kaya nga ito pinipisto eh. Hindi nakakatulong yun pag ganun ang utak mo. Nakaka-divide ka, nakakasira ka. Eh, paano yung pastor? Ganun. Problema siya later. Wala siya. Pero bihira naman yung ganyan sa special Baptist. Kasi alam natin kung saan tayo nagsimula eh. Kaya pakasamahan yan. Amen? Number 1, moral appearance yan. Kaya hindi maganda yan. Naloloko tayo dyan. Mag-respect of person ka sa palagay mo, anak to niya, no? Matalino to, hindi lagi. Matinong tao to kasi anak na hindi rin. Hindi nga talaga eh. Kaya huwag kang ganun. Anak ng pastor yan, okay yan. Hindi rin, lagi. Okay? Sa pangalawa, masama yun, sinabi ng Bible, exactly. Evil thoughts. Pag ikaw ay partial, by the way, anong isipin ng judge? So, hindi ka lang masama, judge ka pa. Anong isipin ng judge? Ha? Di ba, sa Old Testament, ano yun, mga ruler yan eh. So, hindi ka lang evil, judges of evil thoughts ka pa. Ibig sabihin, talagang parang kayo nangunguna sa kasamaan. Di ba, parang kanina, yung favoritism din, meron tayong teaching na ganyan, point lang. Pag ikaw yung nag, ikaw mismo yung nag, i-enable dun sa isa, parang magkaingitan sila, ano ka, hindi ka lang masama. Ikaw yung nagpasimuno ng masama, di ba? Kaya ganyan yan, pag respect of person ka, ganun din sa, kahit sa company, ganun eh. Isang magkakasisiyan dun. Ba't natin ginawa yun? Eh, maling-mali yun. May protocol na nga tayo dyan eh. Eh, sinabi ni boss ganyan eh. O, di magkakasisiyan ngayon. Eh, batatawa na lang. Pero dapat hindi ganun. Eh, kung malaki na wala sa'yo dahil ginalang nyo yung mali pala. Diba? So, number one, it is a moral appearance. Therefore, mababaw. Pangalawa, evil yan. Pangatlo, ito maganda to. Yung 3 and 4, magkaduksong to. So, number 3, ano sabi niya sa verse 5? Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which He had promised to them that love Him, but He hath despised the poor. Diba? So, sinasabi ni James, alam niyo ba,
na yung mga nilalaan, minamata nyo, special sa Diyos yan, pinili ng Diyos yan, at mayaman yan sa pananampalataya. Nakita niyo yung style ni James, ang galing eh. Kasi katulad natin ngayon, spiritual kang mag-uusapan natin dito, ang hinahangaan natin dapat, ang pinupuri natin dito, spiritual, especially positive. Tapos, pagdakalimutan natin itong prinsipyo na ito, ano mangyayari? Bukod sa evil ka, ang babaw mo, alam mo ginagawa mo sa number 3 point natin is victim is dear to God. Yung nabibiktima ng kasalanan na ito, mahal ng Diyos. So kahit tayo ngayon, ito medyo may partiality rin tayo, pero tama kasi nga. Kunwari, si Shanna, eh si Stephen, malakas na ito eh. Mabigat, kinutusan niya yung baby. Eh, walang magagawa yan, baby pa yan eh. Eh, mahal pala ng tata yun. Dapat matakot ka, di ba? Ba't umiyak yan? Naku, kinakabahan na yung ano, yung malalaki. So, hindi siya kaya ng bata, pero yung tatay nun, yun yung nakakatakot. Kaya sinasabi natin, number 3, huwag mong gagawin to. Kasi pag nilait mo yan, hindi maagad na yan, mahihirap na yan. Yung mga sabi natin, wala pinag-aralan masyado. Tapos sa church, kukutas-kutasan natin. Diba? Hindi ka nakakatulong sa church, pero patay ka sa Diyos. Diba? Yun ang dapat malaman natin eh. Hindi ngayon, hindi yung makakapalag sa'yo. Sabihin natin ganun. Kahit sa mga pastor, minsan ganyan yan. Eh, huwag mo sasabihin mali si pastor ganyan. Mali. Big shot yun. Oo, oh, nairinig ko yan. Kaya sabi siya, mga conference na ganyan. Sa may ako matin. Puro makarnal na lang sa lip na spiritual ka. Makarnal ka eh. Kasi yung mga ganitong kasalanan, nag-prevalent, umiikot. At talaga namang ang dami mga perpetrator, mga pastor pa. Kaya, simple lang siya sabi natin eh. Huwag mong laitin yan. Nahina ngayon yan, sa millennium, di mo alam ang reward niya, baka talong-talo ka. Kasi yung mga bata rin, ganun. Misal, tingin sa mga bata, gusto lang tadyak-tadyakan, di ba? Eh, kung mapanalangin pala yan, ginagamit ng Diyos yan ngayon, babasa yan, iniintindi niya salita ng Diyos, tapos, tatatuin mong ano, basura. Mga babae, ganun. Pag lalaki ka, kala kayo, babae, ganyan lang yan. Di ba? Pagdating sa langit, oh, pagkat ang dami niyang reward, ako wala. Yan, okay. Number one, it's moral appearance. Number two, it's evil. Number three, so it's victim. It's dear to God. Kaya matakot ka, huwag kang respect of person. Alamin mo talaga. Kasi minsan, yung mahirap, mali rin talaga. Yung maliit na bata, minsan siya talaga yung mali. Alamin mo nga eh. Huwag kang maghusga agad. Dahil ikaw yung bunso, lagi kang tama. Hindi ganun. Dahil mahirap, again, yung nabanggit natin kanina, Leviticus 19, yun yung unang mention, sinabi ng respect not the person of the poor, di ba? So, minsan naman, sila rin yung maabuso. Sa mga babae daw, minsan, yung mga, ay, na-rape ako. Ah, paniwalaan natin yun. Na-rape daw eh. Tapos, innocent pala yung ano. May ganun rule daw dati. Okay, so, bilisan natin. Number 4. Yung kabaliktaran naman. So yung biktima, bakit hindi dapat magganyan, respect a person? Kasi yung biktima, mahal ng Diyos at importante sa Diyos. At pang-apat, sabi dito, yung continuation of 6, sabi dyan, do not reach men oppress you and draw you before the judgment seat. Do they not blaspheme that worthy name by the which you are called? Madalas ang mga blasphemer, mga mayaman, naiyabang yan. Madalas, again, di lagi, pero madalas. Eh, magsasabi, Diyos-Diyos ka pa dyan. Pray-pray ka lang dyan, magagalit ang Diyos. Madalas yung mga mayaman. Kaya number 4, number 3, victim is dear to God. Yung perpetrator are the enemies of God and everybody else. Kaya tapos mag-respect ang person, kaya nga yung dahilan minsan, ikaw, yung nag-oppress sa'yo eh. Kakampihan mo ba yan? Nakita niyo yun, kaya bukod sa maawa ka dapat doon, mas matakot ka doon sa maliit kasi tapos ka sa Diyos. Itong mga, ba't mo kakampihan itong mga mayaman, yung matalino, again, yung sa maling judgment, ha? Ba't mo kakampihan yun, yung mga loko-loko at kalaban ng Diyos, kalaban mo, diba? Although,
avoid this sin. Wag. Okay? Lalo pag preacher ka, may isang oras ka dito para mag-dialog, tapos pinuri mo yung gusto mong... Ganun yan, minsan nangyayari yun eh. Malaking magbigay ito, laging positive. Mga bata, kawawa naman. Kahit minsan, ginagawa na yung tama. Tama ba yun? Okay, so lastly, wala na po dito, sabi din sa verse 5. Sorry, verse 23. So by the way, itong from verse, kaya binasa lang natin is verse 1 hanggang 9. Ito na po yung topic natin, respect of person. Pero itong verse 10 onwards, nadaanan natin ito, di ba, sa Romans natin. So nakita, naalala niyo pa yung tatlo, di ko rin maalala yung dalawa eh. Yung tatlong dahilan bakit ang James 2 ay hindi kaligtasan ng kaluluwa. So number 1, siyempre, context niya ay sa mga ligtas na, brethren. Number 2, naalala niyo pa ba? Ha? Ha? Justification. Okay, very good. Clear yung kaligtasan ay by faith alone, without works. Okay? So ano kayo pangatlo? Justification. Ano justification? Okay, yung context ng James 2 is justification in the sight of men. Yun ang gagamitin natin ngayon. Kaya sabi dito sa verse 23, and the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God and was imputed unto him for righteousness and he was called the friend of God. So pag may kinalaman mo na dito sa ating topic na respecter of person, na alala nyo ba ang ligtas na? Sino ang ligtas na dito? Paano ka naligtas, Joshua? Tinignan ka ba ng Diyos na si Joshua, ano ba ito? Klase ito? Sino ba tatay nito? Ginano ka ba ng Diyos? Bago ka maligtas? Diba? Diba, paulit-ulit pa sa ating sinasabi kanina, God is no respecter of persons. Kaya nga tayo naligtas, salamat sa Panginoon, diba? Number 5 natin, dinisregard niya yan. Okay? Pagdating sa kaligtasan, hindi siya nagrespeto ng tao. Kung anak ano mo sino, anak ano mo sino, mayaman ka, maganda lalaki ka, maganda lahi mo. Wala siyang ginawang ganun. Hey, mga Hudyo, ligtas. Hindi nga eh. Kaya number 1, huwag natin gagawin yan. Amen? Naitindihan nyo na? Binitalyado na natin ha. Masama yung respect of person, walang maganda dyan. Except na lang pag talagang exactly. Ginalang mo siya kasi talagang para sa kanya yun. Okay? Pero pag maghuhusga ka, huwag mo sabing tama siya dahil siya ay anak ni ganyan, ganito siya nag-aral, mayaman siya, kulot siya or something. Hindi yun ang titignan mo. Okay, so number 1, yun not more on appearance, masama yan, evil, victim is dear to God, the perpetrator, kalaban ng Diyos at lahat. And then, ang kaligtasan, binaliwala ng Diyos yung lahi-lahi na yan. Hindi niya, dinisregard niya yung respect ng person. So, may dahilan tayo para hindi natin gawin yan. Amen? Bukod sa masakit siya, magigaw yung biktima. Ay, huwag natin tabihan siya ito kasi ano yun eh, Pilipino yan eh. Sakit nun, may mga nag-abroad. Dati si daddy may mga kwentong ganun eh. Okay, itindahin nyo na po. Understanding the sin of the respected person in judges is wicked. And at the same time, is committed by even many and most Christians. Napakaraming gumagawa nito. Kaya dapat maintindihan natin yan. Avoid it, the negative effect of judgment. Okay? Sa iyo, tsaka sa ibang tao. Okay? Huwag kang magkaroon nun. Kaya babalik tayo sa verse 1. Nasaan yung Tagalog? Nasa conclusion pala yun. Tagalog. Verse 1. James 2. Mga kapatid ko, huwag taglayin yun ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon na kaluwahatian na may natatangi ng mga tao. Yan. So, meron ka pananampalataya pero huwag mong haluan. Sabi, huwag mong taglayin na meron yung pananampalataya mo, kaya binabanggit pa yun ang Panginoong Jesus, ang Panginoon ng kaluwalhatian, binibigyan niya ng emphasis yun eh. Panginoon to ng kaluwalhatian, tapos may pananampalataya nga, dinagdagan mo naman ang pagtatangi. Yun ang mensahe natin ngayong baga, huwag mo ilagay yan. Napakasama niyan.
Pero kinukumit niya ng marami. Kapasto, nakakalungkot na ewan na kahit nung bagong siya nang iniisip ko, kalahati ko nadadaanan itong topic but wala masyadong ano, wala masyadong preaching dito. Hindi masyado napag-usapan. Amen? So, pero minsan nadadaanan din. Medyo obvious kasi, pero yun nga, minsan ay mga perpetrator din yung ano, minsan yung mga tao, kaya ayaw mong i-touch. Amen? So, huwag kang maging respeto. Alalahanin mo, saan kinuha ng Diyos? Hindi ka ligtas dati. Basta natin, kaya yung mga maayos daw na Kristiyano madalas, yung mga nanggaling sa ano, eh, humble beginnings. Yan din rin lagi. Iba, malaki din yung ulo eh. Okay? So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa na-topic namin ngayon, Panginoon. Naintindihan namin, respecting a person, ay napakasama. Hindi nyo ito gusto sa amin, especially, na-expect namin ito sa iba, but hindi kami dapat mahawa dito. Intindihan namin na ito'y wicked, ayaw nyo dito, ang biktima nito'y kawawa, Panginoon. Minsan kami rin, ang galing kami dyan, bakit namin gagawin sa iba? So we pray na kayo po lagi malalati lamang, pag kayo lang malalati lamang, hindi namin ikukumit ito dahil naalala namin na kami po'y kinawaan nyo lang din. So we pray na kayo po lagi magawin sa amin, patawarin nyo po Lord kami sa mga pagkakataon na ganito rin kami. At guilty kami katulad ng first century Christians na tinutukoy ni James na kami po ay nagtatangi, Panginoon. So patawarin niyo po kami, iwasan namin to. Kaya malulati lang sa aming buhay at ministry. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.